mga Pasigueñong naramdaman at nadaluyan ng pag-agos ng pag-asa. Para sa kanyang ikatlong ulat sa kalagayan ng lungsod ng Pasig, ang ating pinakamamahal na punong lungsod, kagalang-galang Victor Maregis Nubla Soto. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin dito. Batiin niyo naman po yung katabi niyo ulit ng isang maligayang araw ng Pasig. Happy 449th Pasig Day po sa ating lahat. Bago po ang lahat, ang aking pagbati. Unang-una sa ating congressman, sana po ay proud tayong lahat na ang ating representante sa Kongreso ay kasing tibay at kasing husay ng ating congressman. Nakikita po natin na talagang nagtatrabaho. At marami rin po ang kakilalang congressman. At nakikita ko po ang ating congressman ay isa sa pinaka-produktibo at pinaka-mahusay, hindi lang po sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Congressman Roman Romulo. Sa ating bagong Vice Mayor, maraming salamat for stepping up to the plate ng ating bagong Vice Mayor, Dodot Jaworski. Ang ating bagong tagapangasiwa sa ating Sanggunian Panlungsod. Siyempre, kasama rin po natin ang marami sa mga bagong konsehal. Mula sa Distrito 1, ang ating pong hinug na konsehal, Kiko Ruscha. Ang ating konsehal na malaki ang dimples pero mas malaki ang puso, Simon Romulo Tantoco. Ang ating konsehal na maraming bagong ideya, na sobrahan lang po ng konti sa kape, Pao Santiago. Ang ating dating kapitan, si Eric Gonzales. At ang dahilan kung bakit tayo lahat nandirito, dahil birthday niya po ngayon, Volta de los Santos. Maligayang kaarawan din po kay Ma'am Esther Yamson. Dito po siya. Maligayang kaarawan din po kay Ma'am Priscilla Mihiliano. Napakahusay ng dalawang department head natin na yan. Marami akong hindi nagawa kundi dahil po sa kanilang dalawa. Palakpakan po natin. Sa Distrito 2, baka mapakanta pa ako ng Jingle Angelo de Leon. Ang kasama natin sa local school board, Councilor Cory Raimundo. Ang ating kaibigan mula Barangay Pinagbuhatan, Councilor Syvel Asilo. Hindi po in order yung pagkabanggit ko, kung paano lang nakaupo. Ang ating makabagong konsehal na maaasahan mo, Maro Martires. Ang kamag-anak ng bawat Pasigueño, Kin Cruz. Ang ating konsehal na buhay, Buboy Agustin. Ang ating kasama, of course, sa ating mga, nasan po yung mga kapitan natin? Ating mga barangay, mga punong barangay, sa pangunguna po ng ating ex-officio councilor, Rigor Enriquez. May mga SK ba tayo dito? May mga ibang SK chairpersons tayo. Sa pangunguna po ni Gia Clemente, ex-officio councilor din po natin. Ang akin rin pagbati sa mga kasama natin mula sa mga nasyonal na ahensya ng ating pamahalaan, ang ating hepe ng PNP, Colonel Arugay,
at MBFP, Colonel Banyaga. Mga kasama nating principal sa pangunguna po ni Ma'am Evalu Agustin, ng ating SDS. Diyan po yung mga principal natin. Meron, nakikita ko rin po yung ibang mula sa pribadong sektor, from private schools, non-government organizations, nasan po ang mga civil society representatives natin. Ayan po. At sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, sa Public Information Office page ng ating lungsod, pati sa mga ibang page pa na maaaring nagbo-broadcast din po ngayon, at sa iba pang mga hindi ko nabati, sa lahat po ng mga kawanin ng ating pamahalan, sa ating mga department heads, sa pangunguna ni Attorney Jerome Manzanero, siguro next year, pwede na tayong mag-invite ng mas marami pang tao. At hindi pa ganun karami pa rin yung in-invite natin, ano, lalo na po yung mga sa civil society natin, siguro sa susunod po. Ngayon po ay ako po ay magbibigay ng maiksing ulat. Siguro 264 pages po ito. Sa totoo, wala naman po akong talumpati, ano, hindi po kagaya noong nakaraang taon. Ito pong mga papel na nasa harapan ko ay mga datos, yung mga numero, baka lang makalimutan natin. At, hindi ko na rin po masyadong ahabaan. Parang, Doc Neri, parang sinisipon po ako, baka may COVID at ako. Dabiro lang, nag-antigen naman po ako. At, pero sabi mo, Doc Neri, di ba may mga PCR test pa tayo? Naalala ko po, noong 2020, nagtanggal po ako ng mask bago mag-State of the City address, pinagalitan po ako ni Doc Neri. Noong 2021, di po ako nagtanggal ng mask, halos hindi po ako makahinga habang nagtatalumpati. Ngayon po, may masaya tayo dahil unti-unti, bumabalik na sa mas normal na pamumuhay. Bumabalik na tayo sa mas normal. Ano? At talaga namang samot-saring pagsubok at pahirap dulot sa COVID-19 ang naranasan ng bawat isa sa atin. Nahirapan ng lokal na pamahalaan, nahirapan ng private sector, nahirapan ng national government agencies natin, nahirapan ng mga barangay, civil society groups natin. Hindi po naging madali ang nakaraang 2 hanggang 3 taon. Nagsimula po tayo noong 2019, sinigaw ng taong bayan, sinigaw ng mga Pasigueño, iba naman. At noong naupo tayo, sineryoso po natin. Sineryoso po natin yung laban para sa pagbabago. At unang 100 days natin, naging mabilis-bilis ang progreso natin. Bagamat maraming problema, maraming sa transition natin, yung sa inventaryo pa lang natin na bilyon-bilyon yung discrepancy, yung iba't ibang mga infrastructure projects na nakapending, may mga iba, hindi natin mabayaran dahil walang papel, hindi dumaan sa bidding, at marami pa pong iba. Pero kinaya po natin, nasolusyonan natin ang marami. Yung iba, sa totoo, hanggang ngayon di pa natin nasosolusyonan, pero patuloy tayong nagtatrabaho. First 100 days natin, ang dami po nating nagawa. Sa serbisyong pangkalusugan na lang po, na alam po natin na isa sa prioridad natin, ay sinimulan natin yung ating paglalakbay tungo sa universal healthcare o serbisyong pangkalusugan na para sa lahat. Sinimulan po natin ang pag-aayos ng mga PhilHealth membership. Nag-allocate tayo ng 36 million pesos para sa mga vulnerable sectors natin, para sa kanilang membership. Pagsasaayos ng health center, naglaan po tayo ng 152 million pesos para sa repairs and maintenance, renovations, rehabilitations ng ating mga health centers. Nagkaroon tayo ng 470 million budget sa 2019 lamang, July to December, para sa mga gamot ng health facilities. Naglaan tayo ng 772 million naman po para sa taong 2020, at tinaasan natin yung budget natin para sa healthcare services. Muli po, tungo sa universal healthcare. Pagdating naman po sa housing, sinimulan natin yung inventaryo ng lupa. Ito po yung pinaka-importante na ginawa po natin. Pero pangalawa, inisa-isa po natin. Sinimulan natin isa-isa sa tulong ng ating noon, Task Force Pabahay, ngayon po ay Pasig Urban Settlements Office na institutionalized na po, kasama si Sir Rick Reyes, ay ni isa-isa natin ng lahat na alam po ng mga kapitan natin ito.
Siguro 28 o baka 29 sa mga barangay natin ay may problema sa lupa. At kaya iniisa-isa po natin to. Sa matagal na panahon, nakatinggal lang po, hindi na pagtutuunan ng pansin. Okay, pa isa-isa lang yung naayos. Ayo po, ginagawa natin ng solusyon ng bawat isa. Hindi ko na po babanggitin ng isa-isa yung mga inaayos po natin. Yung iba ay papasok sa CMP. May mga iba, nabili na po na gobyerno. Nabili na po ng ating lokal na pamahalaan. Yung iba ay ginagawa na ng plano para sa medium o low-rise housing at marami pa pong iba. Ating nag-i-invest po tayo ngayon sa land acquisition, pati po yung mga, malinaw naman po ang pulisiya natin na walang demolisyon hanggat hindi maayos ang relokasyon. At pag maayos na relokasyon, ang ibig sabihin, may kuryente, may tubig, may hanap buhay, malapit sa paaralan, may serbisyong pangkalusugan, at may access sa transportasyon. Pagdating sa edukasyon, nagkaroon tayo, nagtatag tayo ng reinvented or expanded local school board. Marami po tayong dinagdag ng mga membro kahit hindi po yung required sa ilalim ng batas. Kasama po sa output natin dyan ng nabanggit po ni Congressman kanina. Ating, syempre, ang ating laban kontra korupsyon, ang laban para itaguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pamahala, ang ease of doing business natin, marami tayo, malaki ang progreso natin dyan, kasama si Attorney Jerome, ating BPLO, at ang iba pang mga departamento, opisina ng ating City Hall, and we are professionalizing our City Hall bureaucracy, siguro nakita naman po ito ng bawat isa, sinimulan natin ang ating learning and development capacity building program sa ating Human Resources Department. Nag-rationalize tayo ng iba't ibang opisina. Mahigit 100 po ang opisina sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Lahat ng pwedeng binipisyo, binibigay natin ngayon. Sinimulan natin noong 2019. Dati hanggang 14th, ngayon meron na tayo hanggang 15th month pay, iba't ibang benepisyo, kung ano yung pwedeng ibigay, loyalty pay, kahit sa mga JO, isa tayo sa mga unang LGU, although after ng 100 days na po yun, ano, na nagbigay ng retirement benefits para sa ating mga job order na empleyado. Marami tayong inabutan noon na COA report, mga supplies na hindi pabayad, mga infra na hindi pa recorded ng maayos sa bilang property ng ating lungsod. Pero isa sa pinaka-importanting ginawa natin sa first 100 days ay binuksan natin ang procurement ng ating lungsod. Binuksan natin ang proseso ng procurement, we opened up our bidding process and we cleaned up the system. Ito po ay ang pinakamabigat na ginawa natin sa unang 100 araw at mamaya po i-report natin kung magkano talaga ang natipid natin dahil naglinis tayo ng ating pamahalaan. Citizen participation, we had our first CSO summit. Ngunit hindi ko na po isa-isahin po ito. Yung mga cash gift natin para sa PWD na sinimulan sa December 2019, for the first time, meron na pong cash gift ang ating PWD sector tuwing December. Binuksan natin ang Social Welfare and Assistance Center, yung Project Damayan. May mga bagay po, may mga proyekto po, no? Katulad ng Project Damayan na tinuloy natin, nasimulan sa dating administrasyon, pero inayos natin yung mga papeles, ginawa natin na strictly following all auditing requirements ng COA. At of course, ang isa sa pinaka-highlight ng ating 2019 ay wala na pong iba kundi ang ating pamaskong handog. Kung dati kailangan malapit ka sa kusina para siguradong makatanggap, kung dati kailangan nakadikit ka sa gantong tao, kay ganito, ngayon po, pagkaibigan, meron, pagkalaban, meron pa rin pamaskong handog. Maaring simpleng food pack lang po yun, pero ito ay sumisimbolo sa pulisiya ng ating gobyerno. Ito ay sumisimbolo sa mga malalalim na pagbabago na ginagawa natin sa ating lungsod. Sa pamaskong handog, maayos ang bidding, ilinis natin ang ating gobyerno. Sa pamaskong handog natin ngayon, walang palakasan, tinatanggal natin, pinapakita natin sa taong bayan na maaring maglingkod, maaring magbigay ng serbisyo ang gobyerno na hindi hinahaluan ito ng politika. Yan po ang sinisimbolo ng pamaskong handog po natin. Naging exciting naman po ang simula ng una nating termino, 2019,
January, February, 2020, ngunit 2020, March, alam naman po natin kung ano nangyari. Hindi po inaasahan, 9 months pa lang po akong alkalde, ay nagkaroon na po tayo ng pandemya. Hindi po inaasahan na ganito po ang mangyayari. Noong mga panahon na yun, di natin alam kung anong mangyayari sa mga buhay natin. Di natin alam kung gaano katagal ba yung lockdown. May nagsasabi noon na 1 buwan ng lockdown. May nagsasabi na aabot yan ng 6 na buwan. 1 taon daw. Hanggang sa ito na po tayo, mahigit 2 taon na nasa iba't ibang uri ng lockdown, community quarantine kung tawagin, hanggang na naging ECQ, MECQ, GCQ at iba pa. Hindi po perpekto ang mga nagawa natin. Specifically, pinag-uusapan natin ang ating COVID response, ang ating response sa serbisyong pangkalusugan, ang ating response sa krisis pang-ekonomiya, ang ating response sa larangan ng edukasyon. Hindi po perpekto, malayo po sa perpekto. May mga pagkukulang din tayo, kailangan natin aminin na nagkakamali rin tayo. Pero kung meron tayong maipagmamalaki bilang Pasigueño, siguro ito po ay yung lahat ng pwedeng gawin, ginawa po natin. Kung kayang gawin, kung posibleng gawin, hindi tayo nagdalawang isip, hindi tayo nagbagal-bagal. Ginawa natin na mabilis, umaksyon tayo kaagad. Kaya po, kinilala ang lungsod ng Pasig bilang isang lungsod, bilang lokal na pamahalaan, isa tayo sa lungsod na maayos ang COVID response. Tiningnan po natin ang iba't ibang LGU din. Hindi naman po pagdating sa gobyerno at sa pag-gobyerno, hindi po masamang mangopya. Sa school lang masama mangopya. Pero pagdating sa pamumuno, pagdating po sa ating sa ginagawa ng ating lokal na pamahalaan, dapat po magkopyahan tayo ng best practices. Kahit within our departments, dapat nagkokopyahan po tayo. Kaya nakita po natin, nagtatayo ng molecular laboratory sa Marikina, pwede palang magtayo ng molecular laboratory ang isang LGU. Nag-usap kami kagad ni na Dr. P, ni na Doc Stu, ni na Dr. Castro, Dr. Morete. Nag-usap po tayo kasama nun, sina Architect Leia, nag-usap tayo. Sabi, pwede pala magtayo ang LGU ng ano? O magtayo din tayo ng molecular laboratory. Tayo po ang pangalawa na LGU na nagkaroon ng molecular laboratory sa gitna ng sa ECQ. Nabuksan po natin ito. Tiningnan natin ang contact tracing. Sabi natin, kailangan gumamit tayo ng digital solutions para mapaganda ang contact tracing na pinapaalala sa atin lagi ng SESU na kailangan yun, lalo na bago dumating yung Omicron. Talagang napaka-importante nun ng contact tracing. Kaya nakita natin, sabi, teka, parang wala pang app o wala pang IT solution na talagang gumagana. Nakita po natin, Valenzuela City, maayos yung app, gumagana, sinilip natin yung back-end, at maganda nga. Ginaya po natin, tayo po ang pangalawa na gumamit doon sa contact tracing solution or app na yun. Ito po yung Pasig Pass. At yung Pasig Pass ay nagagamit natin hanggang ngayon na hindi na masyadong uso yung contact tracing. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin yan. Dahil nilink po natin yan sa mga serbisyo natin pangkalusugan. Hanggang sa vaccination, ginagamit natin yan. Hindi ganun kamahal, pero naging magandang investment ng ating lungsod, itong Pasig Pass. At magagamit natin to hanggang mga negosyo, magagamit po ito. Hanggang maging smart city po tayo, ito na rin yung magiging pundasyon ng smart city project po natin sa susunod na mga taon. Nung bago po nagka-ECQ, meron pong lumapit sa akin na 2 nurse, kasama po si Mr. Bryant Wong, at sabi nila baka nga lumala pa yung kaso ng COVID. Sabi nila, dapat magtayo tayo ng isang COVID centralized quarantine facility. Noong mga panahon na yun, kung ikuwento mo sa ibang tao yung plano natin, baka tinawanan po tayo. Dahil wala naman pong gumagawa pa ng ganung klaseng centralized quarantine facility. Pero pinakinggan natin at sinangguni natin ng iba't ibang eksperto natin, ang ating Beat COVID Task Force, sabi natin, magtatayo tayo ng centralized quarantine facility. It una po, ginamit muna natin yung motel. Tayo po ang unang LGU na gumamit ng motel bilang isang isolation facility. At hanggang sa ginamit natin ang Rizal High School, at the time na binuksan po natin yun, yun po ang pinakamalaking centralized quarantine facility sa buong Pilipinas.
Nung nag-meeting po kami ng iba't ibang mga ospital, kasama po ang Medical City at iba pang mga ospital na pribado, kasama po ang ating ospital na pampubliko, RMC, ang dalawang city hospital natin, tiningnan natin yung situation report at sabi nga, medyo dadami ang mga ma-ospital dito. Hindi lang sa Pasig, kundi sa buong bansa natin. Kailangan taasan natin ng bed capacity ng ating mga ospital, public and private. Anong pwede natin gawin? Pangalawa, kailangan natin makasiguro o at least mabawasan man lang yung cross-contamination sa ating mga ospital para mabawasan yung hawaan ng COVID. Para pag COVID, COVID lang. Pangatlo, para makatulong sa procurement natin at pati sa staffing na nakafocus po lahat ng COVID sa isang lugar. Tinayo po natin, nag-convert tayo ng ating Pasig City Children's Hospital. Ginawa po natin itong COVID Referral Center. Kung di po ako nagkakamali, tayo rin po ang unang LGU na nagkaroon ng sariling COVID Referral Center na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Hindi po popular na desisyon yung pag-convert natin sa PCCH, pero ang pinakita natin itong nakaraang tatlong taon ay pag nagde-desisyon tayo, hindi tayo nagde-desisyon base lang kung anong popular, kung ano lang ang sinasabi ng mga tao na dapat natin gawin, kung ano lang yung sikat na desisyon. Hindi po, nagde-desisyon tayo base sa sinasabi ng mga eksperto. Opo, kinukonsulta natin ng lahat. Sabi nga, dapat lahat ng stakeholders, lahat ng grupo na maapektuhan, tanungin natin. Doon nga po sa pag-convert natin ng COVID Referral Center, ako mismo ay pumunta doon sa tapat, sa may Kapasigan. Kinausap natin ang mga residente doon at pinaliwanag natin sa kanila na hindi naman tumatagos sa pader ang COVID. Noong mga panahon, maaaring nakakatawa ngayon, pero noong mga panahon na yun, hindi naman natin alam eh. Bago ito sa ating lahat. Kaya yun po ang ginagawa natin. Pero tayo po, handa tayong mag-desisyon. Even if the decision is not popular, as long as we know that it is for the greater good, magde-desisyon po tayo kahit na mahirap. Ang ating PCCH, ating COVID Referral Center sa kasalukuyan ay ginagawa na po, pinapatupad na ang ating no balance billing. Of course, ang ating PCGH din naman pinapatupad na ang no balance billing. Meron nga po, nakuwento ko na rin po ito nung nakaraang taon, meron tayong pasyente, 1.6 million pesos ang bill. Nakausap ko pa po yun, umiiyak po. Hindi niya alam saan kukunin ng pambayad dun sa 1.6 million. Pero nung tinanong ko po ang ating mga doktor sa ating COVID Referral Center, yun naman pala, wala siyang babayaran kahit isang piso dahil napapatupad na natin yung no balance billing sa ating mga ospital. Lalaktawan ko na po itong section, governance under the COVID-19 pandemic, ang ating health management. Alam naman natin ang ginagawa natin para sa vaccination. Alam po natin yung mga serbisyo natin sa crematorium. Meron na po tayong dalawang machine doon. Yung Pasig Health Monitor natin, yung nakakabit po sa Pasig Pass. Kinilala tayo ng DOH COVID Response Service Award. Specifically for what we have done with treatment and our COVID Referral Center. Ang ating mga ayuda na ginawa natin, marami tayong ginawa na only in Pasig. Marami tayong ginawa dito sa ating lungsod. Gaya na lang po ng Pasig Supplemental SAP. Nung nakita natin na hindi mabibigyan ng lahat sa DSWD SAP, agad-agad tayong naghanap ng budget, agad-agad tayong umaksyon at inilunsad po natin ang sarili nating social amelioration program. At halos lahat po ng pamilya Pasigueño ay nakatanggap ng at least 8,000 pesos sa panahon na maraming nangangailangan. Marami pa pong iba, hindi ko na po iisa-isahin lahat ng ayuda po na ginawa natin. Ulitin ko lang po, hindi perpekto, pero kinilala po sa buong Pilipinas at tiningnan po tayo bilang isa sa mga lungsod na talagang inalagaan ang ating mga mamamayan sa panahon na talagang ang daming nangangailangan. Marami pa tayong ibang COVID response. Yung sa distance learning po natin, tablets, laptops, video lesson production at iba pa. Libreng sakay, facilities para sa mga frontliner, community kitchen po natin, yung tapat loan program na marami pong natutulungan na rin ngayon, ang ating economic development tuloy-tuloy kahit nasa gitna tayo ng pandemya, ang streamlining ng business processes dati, isang katutak na permit ang kailangan natin, ngayon sinistreamline na natin, pati yung mga form, meron na tayong unified form.
anti-red tape, pinapatupad natin ng mahigpit. Nag fifth place tayo sa BLGF fiscal year 2021 for top performing LGUs sa koleksyon, ano, sa local revenue generation po natin ay number 5 po tayo noong 2021. Marami pa tayong pwedeng i-improve, pero ganun na po yung nagawa natin. Business tax efficiency 140% amounting to 6 billion pesos. Yung mga tupad, GIP, SPES, tinuloy po natin kahit sa gitna ng pandemya. Of course, yung mga iba't ibang infrastructure projects. Marami tayong mga programa, proyekto na medyo naantala sa gitna ng pandemya. Alam naman po natin lahat yan, siguro kahit hindi ko na po sabihin. Yung iba na ipagpapatuloy na rin po natin ngayon, yung iba talagang naisantabi at dahil may mga iba tayong kinilangang gawing prioridad. Pero tuloy-tuloy lang po tayo at ang ating bagong vision, our new vision in Pasig City, gaya po ng alam ng mga membro ng ating City Development Council, we want to be an exemplar of participatory and good governance. People-centered development po ang ating nilalayon. Malaki na po ang mga hakbang na ginawa natin papunta rito. At kung titingnan na lang po natin, halimbawa, ang ating compliance sa mga COA recommendations natin, kung titingnan natin, noong 2019, nakakomply tayo sa 14.58% lamang, less than 15% ng mga recommendations sa atin. 2021, natasan na po natin, nasa 56% na po ng mga recommendations ang nasusunod po natin. We have continued to reconcile the records for the inventory and post-sinamam route ng ating GSO or OGS. We've had a notable decrease in the discrepancies, yung mga namana po natin ito. We reorganized the back. We have implemented full compliance to RA 9184 ang ating GIPRA, fully transparent, at meron na rin po tayong CSO observers. At hindi lang natin basta binuksan ang pintuan para sa ating mga CSO observers sa ating procurement, kung hindi, tinrain pa natin sila. Naghanap pa tayo na magtitrain sa kanila, capacity building po ng ating mga CSO observers para masabi nila kung meron tayong pagkukulang o may pagkakamali po tayo sa ating procurement. Meron tayong functional FOI mechanism, again, compliance with ARTA, and a lot of what we have done have resulted in a lot of savings for our city. Ang ating HR, nilalayon natin na magkaroon tayo ng tapat at mahusay na lingkod bayan. Tinataas at tinatanggal natin ang politika sa ating HR, tinataasan natin ang kapasidad ng ating human resources. Ito ang lifeblood ng isang organisasyon, lalo na ang ating pamahalaan. Yung pag-promote natin, yung pag-regularize natin, yun ang madalas ko pong tinatanong nung konsyela ko, sabi ko, bakit ang daming bakante sa ating plantilya? Bakit walang na-appoint? Bakit puro vacancies? Ang ano, sabi kasi wala daw qualified, iba pang dahilan na binanggit, pero pinatunayan natin na kung gusto natin gawin, ay kaya natin. Andito po ang ating mga department heads, ina Ma'am Elvi, patutuo po sa ginawa natin. Sinimulan natin sa mga kawani ng pamahalaan na 20 years or more na nagtatrabaho sa lungsod ng Pasig, sa ating LGU. Hanggang sa 15 to 20 years, natapos na rin po natin noong taong 2021. Ngayon naman po, natapos na rin natin bago mag-campaign period, lahat ng 10 years pataas sa serbisyo sa lungsod ng Pasig ay permanent employee na. More or less, kung di po ako nagkakamali, Ma'am Elvi, ang na-regularize or na-permanent natin sa loob ng 3 taon ay more than 3,200 employees. Tama po ba? Marami tayong ginagawa ngayon sa ating lokal na pamahalaan na sabi nila noon ay imposible. Hindi daw pwede gawin, hindi daw kaya gawin. Marami pong dahilan, pero pinapatunayan po natin na kaya. Promotions po. Karamihan sa mga empleyado ng ating lokal na pamahalaan ay na-promote. Halos lahat ng dating salary grade 1 ay ngayon po salary grade 3 na. More than 2,000 pesos na increase po yan. Hindi pa kasama yung mga bonus at iba pa. 165
Pag qualified, we promote. Kahit hindi natin kaibigan, kahit hindi ko kilala personally, basta't kwalipikado at maayos ang track record, nag-apply, qualified, promoted. Yan po ang pulisiya natin ngayon sa ating LGU. 3,458 casual, 2,144 na job order ang meron tayo sa kasalukuyan, 567 ang ating mga COS o contractual. Ang policy natin ngayon, hanggat kaya natin, hindi naman natin kaya gawin sa loob ng isang araw o kahit ng isang term, ano, pero may kita natin yung direksyon. Ang gusto natin, sa hinaharap, wala na tayo mga job order dahil lahat ay casual na. Yung mga casual naman, pa-permanent natin. Nagsimula tayo sa 20 years, 15 years, 10 years in service. Ngayong 2022, at trabahuin naman natin, 5 years and above, ipa-permanent na rin natin. Nag-upgrade din tayo pati sa ating mga IT system. Maaring may konting gusot, lalo na sa GEMS. Pero ganun naman po talaga pag may bago. Hindi naman natin gusto, pero huwag nating kalimutan ano, kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo nanggaling, at saan tayo nakarating na, saan tayo papunta. Minsan, meron tayong mga nagiging problema, ito po para sa mga empleyado natin, mga nakakaltasan na aminin natin, mali. Nagkamali po sa system, hindi na tayo para magturo kung sino may kasalanan. Nangyayari po yan, pero tandaan natin kung saan tayo nanggaling. Na nung nag-umpisa po ako dito noong July 2019, mga job order natin, regular na delayed ang sahod, 2 months, 3 months. Meron pa tayong natuklasan nun. Kina-cash advance yung sahod. Sasabihin sa mga empleyado ng departamento nila, sorry, wala pa. Tapos pina-5-6. Ginigisa mga tao sa sarili nilang mantika. Alam ni Tita Edith yan. Yan po ang nilalabanan natin dito sa ating munisipyo. Kaya kung meron man konting delay sa sahod ngayon, kung halos wala na eh. Kung meron mang hindi tamang computation, minsan nandaan natin kung saan tayo nanggaling. Kaya natin ginagawa ito, nagpa-professionalize tayo, nagdi-digitize tayo, ina-upgrade natin ang system para sa hinaharap ay talagang epesyente na, maayos na, wala ng problema sa ating HR. Kaya ako, bilib na bilib po talaga ako sa HR. Yung mga nabanggit natin, ang ginagawa natin para sa mga ating empleyado dito sa lokal na pamahalaan, yan po yung sinasabi nila noong campaign period na hindi daw taga-Pasig ang ating mga kinukuha. Pero ang totoo, inaayos natin ang human resources ng ating lungsod. Mula sa pag-permanent ng mga matatagal na dito, sa pag-promote ng mga qualified, pero hindi ma-permanent nun kasi walang padrino, hanggang sa pagputol dun sa korupsyon na nangyayari sa ating payroll, sa pagtanggal ng delay, lalo na sa mga job order na sweldo nila, at marami pa pong iba. We will continue to professionalize. Tataasan pa natin ng antas ng human resources sa ating lokal na pamahalaan dito sa Pasig. Dahil alam po natin, pag mataas ang antas ng human resources, automatic po ang kasunod niyan, tataas din ng antas ng serbisyo ng ating pamahalaan. CSO participation, ito yung medyo naantala po talaga, ano, pero isa sa mga pulisiya natin, palalakasin natin ang pakikilahok ng taong bayan, palalakasin natin ang pakikilahok ng taong bayan sa gawain ng ating pamahalaan. We will continue to push forward, we will continue to increase the means and avenues for our civil society partners and ordinary citizens of Pasig to participate in local governance. Pasensya na po kung patalon-talon ako dahil meron po akong mga nilalaktawan at kasi kung babasahin ko po lahat ng mga achievements natin, lahat ng mga na-accomplish natin, talagang mahaba po ito.
Pero babalik po ako dun sa mga serbisyong pangkalusugan natin. We are on our way to achieving universal healthcare in the city of Pasig. Meron pong mga napili ang DOH na mga pilot sites, pilot LGUs para sa implementasyon ng UHC, Universal Healthcare. Hindi po tayo kasama doon sa mga pilot site. Pero masaya po akong ipaalam sa inyo na doon sa mga hindi pilot site, na halos lahat naman, ano, ilan lang naman yung pilot site, isa po tayo sa mga una o baka mauna pa tayo. We will be definitely one of the first LGUs in the Philippines to implement universal healthcare. Ang laki na ng progreso natin. Kanina, kasama namin ina Doc P, sina Dr. Cuevas. Maganda po talaga. Mga highlights na lang po ang babanggitin ko na itayo na natin ng ating mega dialysis center, 79 machines, one of the biggest dialysis centers in the country. Ang ating scholarship program, siyempre nabanggit ko na po yung may birthday. Sa gitna ng pandemya, imbis na pareho lang yung bilang ng scholar, o siguro in-expect na iba, baka bumaba ng konti, baka may mga hindi ma-renew, kasi ang dami natin kinilangan gawin para sa pandemya, pero sa gitna ng pandemya, tinaasan pa natin yung bilang ng scholar. Nung naupo po tayo, July 2019, nasa 12,000 plus po siguro ang scholar ng Lungsod ng Pasig. Nirebrand natin, ayaw na natin na nakapangal, gaya ng mga school buildings natin, ayaw na natin na nakapangalan sa mga incumbent na politiko, ang mga proyekto, programa natin, ginawa natin siyang Pasig City Scholars, streamline natin yung mga requirements, tinanggal natin yung mga pahirap sa mga estudyante. From 12,000 scholars in 3 years, halos na doble po natin, 20,000 na po ang scholar ng Lungsod ng Pasig. Pero hindi pa tayo tapos. By next school year, maaring nasa 25,000 na po yung scholar natin. Ang gusto natin, basta umaabot sa grades, yung sa cut-off natin, hindi na natin kailangan i-ranking. Kasi ngayon, nag-ranking tayo kasi ang daming nagka-qualify. So, siyempre, pataasan. Alam naman, parehong mahirap, ibigay mo dun sa mas mababa yung grade. So, kaya po tayo nag-ranking. Ang goal natin, ang pangarap natin, na mataasan pa yung bilang ng scholar para basta umabot dun sa grade requirement and income requirement, income bracket, matik, pasok na siya sa ating scholarship program. Hindi ko na po babanggitin yung sa PLP, siguro sa ibang pagkakataon, si Regent Cory na po ang magre-report noon. Bukod sa implementation ng free tuition na batas po ni Congressman Roman, yung connectivity allowance natin na 500 pesos per month, yung mga gadgets ng ating mga mag-aaral. Ultimo PhilHealth coverage po nila, kapag kailangan nila, sagot po ng lokal na pamahalaan. Social services and economic services, kanina po, magkakasama rin po ang iba sa atin. Nilunsad na po natin ng formal ang local senior pension ng Pasig City. Dati po, madalas pong nire-reklamo sa atin, maradalas pong nire-reklamo sa ating CSWD, madalas pong nire-reklamo sa ating mga barangay. Madalas po tayong tinatanong, bakit yung kapitbahay ko? Mas mayaman pa yan sa akin. Siya kasama dun sa senior pension. May 500 per month siya. Ba't ako wala? Yung iba naman, sinasabi, mahirap lang naman ako. Tagal na walang trabaho. Wala akong anak, wala akong apo. Pero hindi ako qualified kasi bato daw yung bahay ko. Yan po madalas natin naririnig sa pag-iikot natin sa Lungsod ng Pasig. Kaya ang ginawa po natin, sa tulong ni Councilor Edith Santiago, ni Consipao, naghanap tayo ng pondo, binuo natin yung senior citizen ordinance or senior citizen code po natin. Nagsisimula na po tayo, nasa 16,000 na yung na-validate at kasama sa listahan. Pag wala ng trabaho, 65 years old at wala pang ibang pension,
mula sa LGU, may 500 pesos per month na po. May unang batch na, na nakatanggap na kanina. Our commitment is simple. Tuloy ang agos ng pag-asa sa lungsod ng Pasig, tuloy ang pagbabago. Dahil malinaw naman ang tinig ng Pasigenyo, tuloy ang pagbabago sa ating lungsod. Kaya hindi tayo mapapagod kahit na mahirap, hindi magiging madali ang susunod na tatlong taon. But we will continue to push forward to strengthen the reforms that we have started in our city. Pagdating sa serbisyong pangkalusugan sa susunod na tatlong taon, palalakasin pa natin ang ating mga health center, inaayos natin kung paano tayo nagpaprocure ng gamot para talagang maayos na, wala nang mga delay na mangyayari pa. Ang ating ospital, ang PCCH, i-convert natin para maging isang general hospital para mas marami ang maservisan ng ating ospital. Ang ating isusulong po natin sa tulong ng ating bagong konseho, ang ating universal healthcare legislative package at iba pang mga legislation na kailangan natin para sa serbisyong pangkalusugan gaya ng special health fund ordinance, mental health ordinance, mandatory health-related data reporting of private healthcare providers, dengue vector control ordinance, ordinance creating various health councils, at marami pang iba. We will continue to aspire for improved healthcare services by meeting the local health system's maturity in RA 11223, and we will continue to work on the full digitization of records na nasimulan na rin natin sa ibang pilot barangay. Gusto natin, pag galing ka dito sa Barangay Buting, nagpa-check up ka sa health center na yun, lumipat ka na sa Kalawaan, pag nag-check up ka doon, wala nang problema, nandun na rin yung records mo dahil digital po tayo. Hanggang sa pagpunta mo sa ospital, wag naman sana, pero kapag ikay ma-ospital sa ating city hospital, nandun na rin po. Digitization of records. Nasimula na po natin yan, mag-phase 2 na po tayo. Tapos na yung phase 1 natin. Sa edukasyon, ibang pagkakataon, may uulat ko rin naman po ito sa inyong scholarship, patuloy yung expansion natin. We will continue to institutionalize our sports development program. We will improve our city library. Itutuloy na natin yung mga hindi natin nagawa dahil sa pandemya, including the construction and renovation of our Pasig City Mind Museum sa ating Pasig City Library. Pagdating naman po sa ating programa sa pabahay, kasama ang puso, we will continue with the major repairs and maintenance of all in-city housing projects. Ito po yung mga bliss natin. Medyo marami pa tayong kailangan gawin. Although marami na rin natapos na nakaraang tatlong taon, pero meron pang mga naiwan, mga natenggang project. Mula noon, may inayos natin yung mga kontrata, pinaribid po natin. Ang target po natin naman, yung sa housing, pero ang target natin, pag tinignan natin ng pangkabuuan ng programa natin sa babahay ay zero ISF within this decade. Yan po ang ating ambitious goal para sa ating lungsod ng Pasig. Maaring halos imposible, parang imposible, di po ba? Pero gagawin po natin ito. Marami po tayong inaayos na CMP ngayon. Siguro ibang pagkakataon na lang po. Ating relocation ng ating ISFs muli po. Reiterate the policy na walang demolisyon hanggat di maayos yung relokasyon ang ginagawa po natin. Other social services and economic services, pag-digitize ng iba't iba. Yung mga serbisyo natin, gaya ng sa local civil registry, ang deklarasyon ng ating rainforest as a permanent forest park, the completion of 7 billion pesos worth of infrastructure, enhanced revenue collection, ISO accreditation, pati yung sa Ayala Mall, yung bagong BOSS o Business One-Stop Shop po natin doon, i-expand din po natin yan, pati sa Manggahan Annex po natin,
We are also aiming to be recognized as the most business-friendly city to attract more businesses and invent stores of all scales, from micro to medium to large. Ito po sa ating lungsod. The implementation of the Pasig City Entrepreneurship and Innovation Program, we will continue to craft our business development and local economic development plan. We will continue to propose legislation to further empower and include the informal economy in what we are doing. We will facilitate the infrastructure and organization growth with all attached offices of the Pasig economic sector through data tools and linkages. Pero ito po, siguro dito na rin po ako magtatapos. Ito hindi na ulat per se, pero more of policy direction na lang po, saan ba tayo papunta sa susunod na tatlong taon. Itong nakaraang tatlong taon, sinimulan natin ng matindi-tinding pagbabago sa ating lungsod. Marami po tayong ginawang pagbabago. Marami tayong pinakilalang pagbabago. Hindi lang po yung dahil sa atin, kundi dahil po sa marami sa inyo na kasama natin dito. Yung sa paglilinis na lang natin ng pamahalaan, sa pagbubukas natin ng procurement at pagiging makatotohanan at bukas ng ating bidding, public, tunay na public bidding. Alam naman po natin yung totoo. Alam naman natin na hindi naman talaga open bidding dati. Yung sinatawag nila noon na diploma system, yung patawag sa mga kontraktor na sila na mismo, yung nagbibigay ng plano, nagbibigay ng mga proposal, sabihin na lang, oh, ito sa'yo to, ito sa'yo to. Alam niyo naman, iba sa inyo, may mga kontratista sa kwarto na ito. Pero tinindigan po natin ito. Sabi natin, kahit sinasabi ng marami noon sa akin 2019 na imposible, gagawin natin. Ayusin natin ang pamahalaan. And it starts with me. Papakita ko sa iyo na pwede magkaroon ng isang mayor na kahit isang piso hindi tatanggap mula sa mga kickback. And we have done that. Minsan, pag nakakwento ko po kung magkano yung natipid na natin dahil bukas ang bidding natin sa lungsod ng Pasig, minsan may mga nakakausap po ako na hindi naniniwala kasi yung sobrang laki. Pero isipin po natin kung 4-5 billion pesos ang infrastructure project na dumadaan sa ating LGU per year. Kayo na po magsabi sa akin kung magkano yung SOP dati. Hindi lang naman 10%. Hindi lang naman 20%. Maabot pa. Minsan nga, nagsasalita ako sa isang barangay na kwento, kukompute, o 20%, o magkano yan, may sumigaw po, 30%. Hindi ko muna pinansin, pero pagkatapos ko magsalita, nilapitan ko yung lalaki. Sabi ko, sir, ba't kayo sumigaw ng 30%? Sabi niya sa akin, mayor, contractor ako dati ng City Hall, kaya alam ko. 30% daw. Pero lagay na lang natin sa 20%, mas madali i-compute. Kung 5 billion pesos ang procurement, ang dumadaan sa procurement o bidding ng lungsod kada taon, ano po ang 20% ng 5 billion? 1 billion pesos kada taon nawawala sa korupsyon. 1 billion pesos kada taon na ibubulsa. Alam naman natin, hindi lang yun yun. Higit pa dun. Yan ang nilabanan natin. Binuksan natin ng bidding, nagpakilala tayo ng CSO observers, at ngayon nandito na po tayo. Sa natipid natin, sa dating napupunta sa korupsyon, sa SOP pa lang, in the last 3 years, nakatipid po ang inyong lokal na pamahalaan ng more than 2.5 billion pesos. Aminin ko, minsan naiisip ko, paano kaya kung korap ako? I would have enough money for 100 lifetimes. Kung kurakot ako, kung tumatanggap ako ng SOP, grabe siguro. Hindi na magkasya siguro sa opisina o sa kwarto ko, sa bahay ko yung pera. Pero titindigan natin to. Hindi nagiging madali. Marami pong nagagalit sa atin. Maraming nagagalit sa akin, pero okay lang. Minsan, alam nyo, minsan masakit din. Pag akala mo, kaibigan mo, hindi mo pinagbigyan, hindi mo binigyan ng kontrata, galit na sa'yo. Sisiraan ka pa, babaliktarin ka pa, gagawan ka pa ng kwento. Minsan, nakakabuisit din, masakit din. Pero okay lang po.
Ang importante, sa dulo, kaya natin humarap sa Diyos at sa kapwa nating tao na malinis ang konsensya. Kaya, iniimbitahan ko po ang bawat isa na nandirito at pati po yung mga nanonood sa atin ngayon. Makipagkaisa na po tayo. Hindi para sa politika, hindi para sa politiko, hindi para sa tunay, makabuluhan, at pangmatagalang pagbabago sa ating lungsod. Let us work together to denormalize corruption. Let us work together to normalize good governance. Let us work together to institutionalize transparency, participation, and accountability in our governance. Hindi magiging madali, kailanman ay hindi magiging madali, pero kakayanin natin to. Lahat na ng imposible, ginawa na natin dito sa lungsod ng Pasig. Pati kung paano, ayoko na magsalita tungkol sa politika, yung pag-gobyerno lang po muna pag-usapan natin. Pero kung titingnan talaga natin na maigyan, dami natin ginawa na na imposible dito sa lungsod ng Pasig. Ang importante ngayon ay unti-unti binabago natin ang kultura ng ating gobyerno at ng ating pag-gobyerno. Sama na natin ang kultura ng ating politika at ng kultura ng buong lipunan natin. Let us not stop. Tuloy-tuloy lang tayo. Magtulungan tayo. Let us continue to push the envelope forward until corruption is not normal anymore. Let us continue to work together hanggang maging kadiri ang korupsyon. Magtulungan po tayo. Inaanyayaan ko po ang bawat isa sa atin dito. Hindi man tayo magkasama noon, hindi man tayo magkasama hanggang ngayon, ay sana magkaisa na tayo para sa tunay na pagbabago na sinusulong po natin sa ating lungsod. Isa pa po, nabanggit na rin po natin yung pakikilahok ng taong bayan sa ating pag-gobyerno, sa ating paglilinis ng ating pamahalaan, sa ating mission para sa good governance, mabuting pamahala. Kailangan natin ng partnership ng civil society organization. Magtatrabaho tayo, yung medyo naantala noong nakaraang dalawa-tatlong taon, ay babawi tayo ngayon at palalakasin natin yung mga mekanismo ng pakikilahok at pagiging inklusibo ng ating pag-gobyerno. Kaya sa ating mga civil society organizations, we invite you to participate even more in the governance that we are doing here in Pasig. Dahil alam natin, pag mas inklusibo ang pamamalakad, pag mas inklusibo ang pamahalaan, ay gumaganda rin ang serbisyo. Nagiging mas responsibo sa pangangailangan ng tao ang ating gobyerno. Titingnan ko lang po kung meron pa akong nalaktawan. Ito po yung sa mga infrastructure projects natin. Hindi ko na rin po isa-isahin. Pero alam niyo naman po na hindi talaga natin naging prioridad ang infrastruktura sa nakaraang tatlong taon. Pero kahit hindi natin naging prioridad, marami pa rin tayong napagawa. 2021 na lang po, kasi 2022 hindi pa naman buo. 2021, karon tayo ng 101 infrastructure projects, 57 completed, 44 nag-carry over papunta sa 2022. Pinaprioritize natin yung mga katulad nung sa nagpayong na matagal nang hindi napapagawa, yung mga interior roads, alis, drainage na matagal nang hindi napapagawa, yun po yung inuuna natin. So yan po yung sinasabi natin na hindi natin naging priority. Hindi natin naging priority pero marami pa rin po tayong nagawa para lang po malinaw po tayo. Muli po, ay hindi ko na masyadong habaan pa dahil baka nga may COVID ako, no? Parang ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong oras. Itong nakaraang tatlong taon, marami na po tayong napagtagumpayan. Pero asahan po ninyo na paiigtingin pa natin ng lahat ng nasimulan na natin dahil malinaw ang tinig ng taong bayan, malinaw ang tinig ng Pasiginyo, tuloy ang agos, tuloy ang mga pagbabago sa ating lungsod Pasig. Maraming maraming salamat po. Maligayang araw ng Pasig sa ating lahat.